Sa panahong maraming bagong fashion trends sa Pilipinas, sa mabilis na paglaganap ng modernong kultura ng pananamit, may lugar pa kaya ang klasikong kasuotan na minsan naging kaswal na pananamit ni Juan at Maria Clara? Barong Tagalog at Terno ang naging pangunahing kasuotan ng mga Pilipino nang sakupin tayo ng mga Espanyol. Pero paano na nga ba nagbago ang mga kasuotan na ito sa pagdaan ng panahon? Noong sakupin tayo ng mga Espanyol, nadatnan nila ang ating mga ninuno na mga nakabahag at nakahubad. Upang matukoy ng mga Kastila ang mga kaibahan ng mga katutubong Pilipino, ginamit nila ang pagsuot ng barong na hindi nakasuksok sa pantalon, pangkaraniwan sa barong. Ang pagkakagawa nito sa manipis na tela ay sa kadahilanang madaling makikita ng mga Kastila na walang dalang sandata ang mga nagsusuot nito. Habang ang mga kababaihan naman ay pinagsusuot ng terno na may mahabang manggas at tela upang matakpan ang kanilang balat na nagsisimbolo ng kanilang paggalang sa kanilang mga katawan. Kadalasang gawa ang mga barong at terno sa telang pinya o husi. Unang yari ang telang husi sa abaka o seda ng saging. Ngunit noong dekada 60, napalitan ito ng mga inangkat na mga sedang organza. Mekanikong tinatahi ang husi at mas matibay kaysa telang pinya na tinatahi sa pamamagitan ng kamay. Ang barong ay nanggaling sa Tagalog word na baro na ang ibig sabihin ay outfit or clothing, habang ang Tagalog ay dagmula sa dalawang salita na taga at ilog. Barong Tagalog, kasuotan ng taga-ilog. Ang terno naman ay nagmula sa barot saya na binubuo ng apat na bahagi, kamisa or baro, saya, panuelo, at tapis. Ang ibig sabihin naman ng salitang terno ay ang pagpares sa mga damit na nagmula sa isang tela. Isa sa uri ng terno ay ang Maria Clara na nagmula sa isang karakter ni Gato Serzal sa Noli Me Tangre. Naiugnay ang pananamit na ito kay Maria Clara dahil sa mga katangian na pagiging mainhin at pagre-representa sa tradisyonal na dragang Pilipina. At para mas maintindihan natin ang estilo ng pananamit doon, narito ako sa Maynila upang humingi ng opinyon tungkol sa ganitong kasuotan. Anong masasabi niyo sa ganitong pananamit na kunwari may kita kayo sa daan na nakaganito? Anong tingin niyo? Bali, nowadays kasi hindi na siya normal. Parang ano na siya, yung unique na siya sa mga taong sa millennials. Yung everyday life hindi na siya masasama. Kahit nga sa ano formal occasion, hindi na rin ginagamit yung barong kasi usually yung ginagamit na ng lahat is pang-Amerikana. Ako pag nakita ko siya ngayon, iisipin ko sa taon yun, may aatiran siyang kasal or doon kasi usually doon na lang siya nagagamit. Sa panahon kasi ngayon, parang kapag may nakakita akong nakabarong na lalaki, parang kakaiba siya kasi yung panahon ngayon, karaniwan na makikita mo, naka-jeans na. Yung normal na lang, parang kasi kapag ganyan, ang old style na masyado. Yung ano mas preferred? Yung millennial type na pananamit, jeans, gano'n? Or yung dati, yung mga Pilipinyana, barong? Bali, sa panahon ngayon, masyado nang mainit para magsuot ng ano. Doon tayo sa komportable. Yung sa tingin natin, yung mismong physical na nararamdaman natin, yung mas pipiliin natin. Yung barong kasi, ano yan eh, mayroon pang inner na damit, t-shirt, sando, yun yung ganyan. Yan, naka-Pilipinyana, barong, parang ang init po masyado kasi di ba panahon natin ngayon, sobrang tirik na talaga yung araw. Kaya, mas komportable po ako sa t-shirt tsaka jeans. Sa ngayon ay nagbago na ang pananamit ng mga Pilipino. Ngunit sa lalawigan ng Lumban, Laguna, na tili ang tradisyonal na paggawa ng barong at terno sa pamamagitan ng burda. Ngunit sumasabay pa din ang kanilang disenyo sa modernisasyon. Barong Avenue, isa siyang barong store na nagsimula noong 2014. From traditional, parang madala niya sa modern way. Parang ganun. Tapos yung recently, gumawa siya ng mga barong para sa mga candidate ng Mr. Grand International. Ang ginamit niya, yung mga iba't ibang simbahan ng Pilipinas, yung mga old churches. Kumbaga parang kahit
nationwide sa ibang bansa, worldwide, makita nung iba yung kung ano yung meron sa Pilipinas. Ganun, ganun yung pinakang inspirasyon niya. Tapos, yung gagawin niya ngayon na, ano, na gown na gagamitin ni Miss Globe, Miss Philippines Globe, yung ilalaban niya sa ibang bansa, parang Sampaguita inspired naman. Yung ganun, parang gusto niyang parang ma-showcase yung mga merong yung Pilipinas. Parang nababago lang yung ano, yung style. Katulad nung dati, di ba, wala na, pag sinabing barong-barong lang talaga. Ngayon, para nauso na yung mga coat barong, nataksido siya, pero barong yung style. Parang gano'n, nagiging modern lang, pero hindi totally nakakalimutan. Ang barong Tagalog at terno ang sumasalamin sa mayamang kultura ng Pilipinas. Ang simpleng kasuotan na noon ay nakalaan lamang sa mga Pilipinong Indio ay sa paglipas ng panahon ay naging simbolo na ng ating pagka-Pilipino. At ako nga po si Crystal Rolands Alvarez at ito ang Show and Tell with Crystal.